Patong-patong na kaso isinampa sa mga inarestong sospek sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at 8 pang katao at pagkasugat ng 17 iba pa. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin si Femari Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Fem? Yes, Nick, 2 araw matapos mangyari ang krimen, isinampa na ang mga kaso kahapon laban sa mga nahuling suspetsado sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo ayon sa asawa ng Gobernador Pamplona Mayor Janice Digamo. Kasabay nila sa pagsampa ng kaso ang ilan pang pamilya sa iba pang biktima ng pamamarili. Mga kasong murder at frustrated murder isinampa laban kina Jurik Labrador, dating kasapi ng Philippine Military, Juven Aber, dating military ranger, Benji Rodriguez at Osmundo Rivero, taga Zamboanga City na dati ding kasapi ng Philippine Army. Inihain ang mga nasabing kaso sa Provincial Prosecutor's Office sa Dumaguete City. Karagdagang kaso naman ang illegal possession of firearms at explosive device ang isinampa sa Bayawan City Prosecutor's Office. Sa Bayawan City, nakuhanan ng high-powered firearms ang mga suspect. As we speak, SITG is coordinating at prosecutor's office for the referral of the cases, no, the complaints that we have prepared. Ayon kay Attorney Richard Inuho, Negros Oriental Provincial Administrator at matalik na kaibigan ng pamilyang Digamo, may iba pang individual ang sangkot sa kaso. Aside from the apprehended assailants, there were developments that other persons can be included in the complaint, whose personalities I did not know. Dagdag pa ni Lieutenant Colonel Pilari na patuloy pa ang pagtugis ng mga miyembro ng SITG sa iba pang salarin at tinutukoy na rin ang mastermind sa krimen. Dagdag na puwersa pa ng kapulisan at militar ang itinilaga sa buong Negros Island. As far as the police and the military is concerned, we are trying to seal all entries and exits now in relation to our hot pursuit operations, no? There will be security measures as this case progresses. Sealed but not locked down. That doesn't mean sealed. For the purpose of tracking down the suspects. Samantala, nabalot ng kalungkutan ng flag raising ceremony sa Kapitulyo ng Negros Oriental kahapon ng umaga. Pinangunahan ito ng bagong nanumpang vice gobernador na si Manuel Chaco Zagarbarya, kasamang iba pang provincial board members. Sa tanan ninyo dali, usara dyo'y hangyo na to. Let us all work hard for the betterment of Negros Oriental. Mag-unite tatanan. Because it is what governor would have wanted. Ni kagabi dumalaw na rito sa lamay ni Governor Digamo sina Senador Bongo, Robin Hood Padilla, Jinggoy Estrada at Bong Revilla Jr. upang personal na makiabot ng kanilang pagsimpatiya sa pamilyang Digamo. Inaasa naman maya-maya na darating dito si Senate President Mig Zubiri. Samantalang bukas, itinakdang lilipat ang labi ni Governor Digamo sa Sports and Cultural Complex kalapit kon katabi ng Kapitulyo para sa public viewing. Nick? Maraming salamat, Femari Dumabok.